ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Magandang umaga po mga giliw naming tagasubaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romantiko, ako si Dimitri, taga Sambales. Ang aking ama ay isang mayamang Russian, habang ang aking ina ay nagmula sa isang kilalang pamilya. Oo, laki ako sa karangian, pero hindi ako naging masaya. Kaya sinubukan kong lumayo sa buhay na marangya. 17 years old ako nung mag-volunteer ako sa isang non-government organization na tumutulong sa mga indigenous people tulad ng mga Aita. At doon ko nakilala ang isang katutubong babae na nagngangalang Marikit. Ito po, tulong po ng organisasyon namin para sa inyo. Sana makatulong ito ng malaki ngayong katatapos lang ng kalamidad. Maraming salamat, ala. Malaking bagay ito ng tulong ninyo sa aming tribo. Wala pong anuman. Ay, siya nga pala. Anong pangalan mo? Parang ikaw pinakabata sa mga volunteer ng organisasyon ninyo. Ako po si Dimitri. Oh. Tama po kayo. Ako nga po ang pinakabata. Dimitri. 17 years old lang po ako. Dimitri, kakaiba pangalan. Mga banyaga ba, mga magulang? Russian po ang papa ko. Pinay naman ang mama ko. At saka, dito na po ako lumaki sa Sampales. Ako naman si Banoy. Pinuno ng tribong to. Alam mo, napakasaya ko na makilala ka. Napakabait mo. O magalang pa. Ako rin po, Sir Banoy. Hi. Oh. Nakabili na po ako ng gamot ninyo para sa high blood. Ito po. Ah, anak, pinakikilala ko sa iyo si Dimitri. Isa sa mga volunteer ng peace camp. Dimitri, siya ang aking panganay. Si Marikit. Nice to meet you, Marikit. Ako rin. Maraming salamat sa mga volunteers ng organisasyon ninyo. Marami kayong natutulungan, Aita. Si Marikit ang isa sa ilang Aita na nag-aaral ngayon sa eskwela. Isa rin siya sa pinakamatalino sa amin. Pangarap nga niya maging abogado, walang alaw. Oh, pareho pala tayo, Marikit. Ako rin. Pangarap kong maging abogado balang araw. Oh. Siya nga pala. Baka matulungan nyo rin kami na magkaroon ng kuryente sa bawat kabahayan. Hindi kasi namin alam kung kanino lalapit. Sige. Sasabihin ko sa organization namin yung concern ninyo para mailapit namin kayo sa electric companies at magkaroon na rin ng kuryente sa buong Sapang Uwak. Ay, naku. Salamat uli, Dimitri. Magpalainawa kayo ng Panginoon. Salamat.
na ba mga kapatid mo? Opo, itay. Kayo po, hindi pa kayo matutulog. Anak, tatapatin na kita. Namumroblema ako kung paano ko kayo bubuhayin magkapatid. Wala nang nanay mo para maging katuwang ko at maliit lang din ang kinikita ko sa trabaho. Ganun po ba? Gusto niyo itay? Titigil na lang ako sa pag-aaral para makapagtrabaho, makatulong sa pamilya natin? Ayokong mahinto ka sa pag-aaral. Gusto ko maabot mo mga pangarap mo. Maabot ko rin po ang pangarap ko balang araw. Pero sa ngayon, kailangan ko po munang tumulong sa inyo para sa pamilya. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magawa. Pero kung sakali, ano naman ang papasukin mong trabaho? Dimitri, handa ng almusal mo. Sige po, Yaya Dolor. Magsasapatos lang po ako tapos pupunta na ako ng dining room. Dimitri, mag-usap nga tayo. Bakit to, Ma? May problema ba? Nakarating na sa akin mga grades mo. Bakit bumaba yun? Sa pagkakaalam ko po, nasa 91 pa rin naman yung average ko. Nasa 92 ka na nung last semester. Bakit bumaba? Baka naman napapabayaan mo na yung pag-aaral mo dahil dyan sa social work mo. Hindi ka naman kumikita dyan, ha? Ma, bata pa lang ako. Alam niyo nang hilig kong mag-volunteer sa social work. Ilang way ko para matanggal ang stress ko. Pero kung nakaka-apekto na yan sa grades mo, dapat lang na tumigil ka na dyan sa kalokohan mo. Hindi kalokohan yon, Ma. Remember, may ina-aspire kang honor sa school. And we won't settle for less. Wala sa pamilya natin ang second. Kailangan palagi tayong first honor. Okay, Ma. Pagbubutihan ko na lang po ngayong second sem. Huwag niyo na akong pagalitan. Siguraduhin mo lang, Dimitri. Ma'am Melissa, dumating na po yung bago nating kasambahay. Magandang umaga po, Ma'am Melissa. Sir Dimitri? Marikit? Ikaw ang magiging bagong kasambahay namin. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, aaminin ko na love at first sight ako kay Marikit. Bagamat may ilan akong naririnig na negatibong komento sa kulay ng kanyang balat. Pero hindi ko alintana yon. Dahil para sa akin, siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Naging close naman kami ni Marikit. Sa time, she looked at me as her little brother. Pero ako, iba ang aking nararamdaman. I was so in love. Kaya nagpasya akong ligawan siya at aminin ang aking totoong nararamdaman. Ma'am, ito na po ang pagkain niyo. Ma'am, salinan ko na po ng juice ang baso niyo. Sure. Kayo po, Sir Dimitri. Sige, Marikit. Salamat. Iiwan mo na lang yung pichel dito para makapagkapunan na rin kayo. Sige po, sir. Ma'am, maghahapunan na rin po kami. Anyway, Dimitri, napapansin kong parang masaya ka nitong mga nagdaang araw. Care to share? Wala po, Ma. Masaya lang talaga ako ngayon. Oh, bakit kaya? Teka, hulaan ko, ha? Are you in love? Galing mo talaga, Ma. Yes, I'm in love. To whom?
at saan galing na pamilya? Mayaman din ba? Basta, naliligaw pa lang kasi ako eh. Okay, kung ayaw mong sabihin, bahala ka. Papayagan kita magka-girlfriend basta hindi yung makaka-apekto sa pag-aaral mo. And make sure na galing sa prominenteng pamilya yan. Oh, ano? Bakit hindi ko sumasagot? Siguro sa tabi-tabi lang ng galing yan nililigawan mo, no? Naku, Dimitri! Sinasabi ko sa'yo! Tututulong ko yan. Maaya na naman kayo eh. Kung may in-love ka lamang, doon na sa tamang babae. Tandaan mo yan, okay? Seryoso kaya si Sir Dimitri sa panliligaw sa akin? Maputi siya. Gwapo. Napakakisig ng kanyang katawan. Samantalang ako, maliit, maitim, kulot pa ang buhok. Paano siya magsiseryoso sa akin? Eh, kasambahay lang ako habang amo ko siya. Ay, naku. Nangarap ka pa, Marikit. Kaso, parang nai-inlove na rin ako sa kanya. Lord, pakiusap. Huwag niyo ako hayaang ma-inlove sa amo ko. Marikit, ano binubulong mo dyan? Eh, ginulat niyo naman po ako, Sir Dimitri. Nangaasal lang ako. Pasensya na, wala akong magawa ngayon eh. Siyempre kasi, ang boring. Hindi ka pa ba tapos magugus ng pinggan? Alika, tulungan kita. Naku, sir, kaya ko na po ito. Salamat na lang po. Ay, huwag ka na mahiya. Tutulungan kita. At saka marunong ako sa gawaing bahay, kaya huwag ka mag-alala. Naku, baka po makita kayo ni mama nyo. Pagalitan pa ako. Mamaya pambalik ni mama galing sa opisina. Teka, dito ako sa katabing lababo. Pakiabot nga yung sponge, pati na yung dishwashing paste. Ito po, sir. Aba, sir. Pagaling po pala kayo maghugas ng mga plato. Akala ko po kasi hindi kayo marunong maghugas ng mga plato kasi anak mayaman kayo. Ano? Humanga ka ba sa akin? Alam mo, kahit na anak mayaman ako, kaya ko rin ang mga gawain nyo. Bukod sa paghuhugas ng mga pinggan, kaya ko rin maglinis ng bahay. Lahat! Wow naman, sir! Napabilib nyo ako! Siyempre naman. Kasi gusto ko bumilib ka sa akin eh. Oh, ayan. Tapos na. Marikit? Sir? Bakit hindi mo pinapansin ang mga panliligaw ko sa'yo? Ilang beses na ako nagpaparamdam at nagpapakita ng pagkagusto sa'yo. Palagi mo lang akong dinedetma. Sir Dimitri, kasi po... Kung iniisip mo na baka pinaglalaroan lang kita, nagkakamali ka. Seryoso ako sa'yo, Marikit. Oo, maaaring chick boy ako. At maraming dumating ng babae sa buhay ko. Pero simula nang dumating ka, nagbago akong bigla. Nawalan ako ng pagtingin sa ibang babae. Kasi sa'yo napunta lahat ng attention ko. Marikit, hindi lang pagkagustong nararamdaman ko sa'yo. Aaminin ko, mahal kita. Sir Dimitri, hindi pwede maging tayo. Anak ka ng mga tao nagpapaswildo sa akin. Amo kita. O eh ano ngayon kung amo mo ko? Masama bang mahalin kita? Walang masama ron. Kaya Marikit. Maraming tututol sa magiging relasyon natin kapag nagkataon. Lalo na ang mama mo. Tiyak na hindi kanya papayagan ng isang katulad ko lang ang mapangasawa ng anak nila. Wala akong pakialam sa kanila.
Handa kitang ipaglaban. Kahit na palayasin pa nila ako sa bahay at tanggalan ng mana, wala akong pakialam. Dahil mas mahalaga ka sa akin kesa sa mga material na bagay na ibinibigay ng mama ko. Pero, Dimitri, hindi mo alam ang sinasabi mo. Kinabukasan mo, nakasalalay dito. May isip ako, Marikit. Matanda na ako. Kaya kong tumayo sa sarili kong paa kahit wala ang mga magulang ko. Hindi ko kaya makita ka na tinatakwil ng mga magulang mo dahil sa akin. At tumingin ka sa mga mata ko, Marikit. Handa kong talikuran ang mga magulang ko. Ang kayamanan. Lahat. Dahil hindi matutumbasan ang pera o anumang bagay ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit itakwil pa nila ako, wala akong pakialam. Ang mahalaga, may paglaban kong pagmamahal ko sa iyo. Ngayon sabihin mo lang sa akin na mahal mo ko at handa akong sumama sa iyo. Dimitri, mahal mo pa ako? Kung ako ang tatanungin mo, hindi lang basta pagmamahal ang nararamdaman ko sa iyo, kundi sobrang pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Dimitri, mahal din kita. Oh. Mahal na mahal. Salamat, Marikit. Pangako, hinding-hindi kita pa iiyakin. Hinding-hindi kita iiwan. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, sobra akong natuwa nang malaman kung pareho kami ng nararamdaman ni Marikit. Oo, naging kami after ng ilang araw. Pero sinikreto namin ang aming relasyon sa aking mama na alam kong tututol kapag nalaman niyang umibig ako sa isang katutubo. Pero kapag lumalabas kami ni Marikit, buong pagmamalaki ko siyang ipinakikilala sa aking mga kaibigan bilang girlfriend ko. As expected, marami ang nagtaasa ng kilay. Pero who cares? Mahal ko si Marikit. Kumusta na, mahal ko? Uy, makita tayo ni na Ate Dolor at ibang mga kasambahay. Gusto lang kitang batiin ng happy first monthly. May regalo ko sa'yo. Eto ko rin mo. Ay, ano to? Buksan mo. Sigurado magugustuhan mo yan. Sige, bubuksan ko na itong maliit na box. At, teka, ano to? Quintas? Maganda ba? Oo, maganda. Teka, totoong ginto ito? Yep. Halika, tutulungan kitang isuot dyan. Hindi ko akalain bibigyan mo ako ng ganito kagandang kwintas. Oh, ayan. Naisuot ko na sa'yo. Ano naman itong pendant? Nabubuksan yan. Pindutin mo yung nasa gilid niya. Teka. Wow! Magkabilaan yung litrato nating dalawa. Ang ganda talaga. Natutuwa ako kasi nagustuhan mo yung regalo ko sa'yo. Matagal ko rin pinag-ipunan yan. Alam mo, ma-appreciate ko naman kahit ano pa ibigay mo. Ang totoo nga niyan, ang pagmamahal at paglalambing mo sa akin ngayong mansari natin, sapat na yun. I love you. Mahal ko. Marikit! Ay! Tapos ka na ba dyan sa ginagawa mo? Si Ate Dolor, baka makita niya tayo. Magkita tayo sa treehouse mamaya, ha? Sige, mahal ko. Hintayin mo ako dun. Alam mo ba itong treehouse na pinagawa ni Mama para sa akin? Dito ako madalas tumatambay para mawala ang stress ko. Buti ka pa, nasusunod mo ang gusto mo. Pero sa totoo lang, hindi ako naging masaya sa buhay kahit na nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Hanggang sa dumating ka sa buhay ko, Marikit. Dimitri. Ikaw lang ang nagpapasaya, ang nagbibigay ng kulay sa buhay ko. Kaya makakaasa ka sa akin na hinding-hindi kita sasaktan o paiiyakin. Pahalagahan kita hanggat nabubuhay ako. Please, Marikit, ipangako mo sa akin, kahit kailan hindi mo ko iiwan,
kahit ano pa mangyari. Hindi kita iiwan. Pangako. Baby, can I hold you tonight? Oo, mahal ko. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, maraming mga araw at buwan ang lumipas at nagpatuloy ang aming secret relationship. Sa awa ng Diyos, hindi nakakahalata noon si Mama. Pero si Yaya Dolor at ibang kasambahay mukhang nakakahalata na noon sa sweetness namin ni Marikit. Akala ko, Mr. Romantiko, puro happy moments lang ang pag-ibig. Hanggang sa dumating ang unang pagsubok sa relasyon naming dalawa. Ay, Diyos ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Paano kong nahihilo? Walang tingin ang pagdaliin mo. Marikit? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Namumutla ka. Ate Dolor, pasensya na po kung medyo mabagal ang trabaho ko ngayon. Hindi po maganda ang pakiramdam ko. Para po akong nahihilo. Tapos dumudual ako simula kanina pang umaga. Naku, hindi kaya abuntis ka? Ano po? O, isenyalis ng pagbubuntis yung nakikita ko. Ah, sige, magpahinga ka muna doon sa kwarto mo. Ako lang tatapos ng iyong mga ginagawa. Salamat po, Ate Dolor. Yaya Dolor, si Mama po. Ay, kaalis lang niya. Hinatid ng driver nating si Gusting. Ganun po ba? Oo. Yung namang driver nating si Marco kanina pa naghihintay sa isa labas at siyang maghahatid sa'yo papuntang eskwela. Ah, sige po, alis na ako. Teka lang, iho, sandali. Po. Meron lang akong itatanong. Maaga pa naman. Ano po yan? Meron ba kayong relasyon ni Marikit? Ha? Opo, may relasyon kami, pero Yaya, pakiusap. Huwag niyo sabihin kay Mama, ha? Kapag nalaman niya may relasyon kami ni Marikit, paghihiwalay niya kami ng girlfriend ko. Mahal mo ba talaga siya? Opo, mahal na mahal ko siya. Please, isikreto niyo kay Mama ang totoo, ha? Ay, kutob ko'y buntis siya. Kung anak mo ang dinadala niya, siguradong malaking pagsubok ang darating sa inyong relasyon. Marikit, pasensya ka na kung ngayon lang tayo nagkausap, pa, kasi marami akong ginawa sa school. Pero, totoo bang buntis ka? Oo, Dimitri. Bumili kasi kanina si Ate Dolor ng pregnancy test kit at dalawang linya ang lumabas. Ibig sabihin, positive. Buntis ako. Ganun ba? Kung hindi mo ako panagutan, handa akong tanggapin. 17 ka pa lang eh. Sino ba sabi sa'yo hindi kita pananagutan? Mahal kita, Marikit. Pareho natin ginawa ito, kaya pareho natin nakaharapin. Dimitri. Katulad ng sinabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Handa akong humarap sa responsibilidad ko sa'yo. Sigurado ka? Oo. At handa akong harapin ano man ang magiging pagsubok ng pagmamahala natin. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, 17 pa lang ako noon habang si Marikit ay 19. Bagamat mga bata pa kami, desidido kaming harapin ang pagsubok na yon sa aming pagmamahalan. Kahit ang aking marangyang pamumuhay maging kapalit, manatili lamang si Marikit sa aking tabi. Dimitri, natatakot ako. Saka nag-aalala ako sa iyo. Tiyak ilalayo ka ng mama mo sa akin kapag nalaman niyang ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ko. Bahala sila kung magagalit sila sa akin. Kahit na itakwil pa niya ako, wala akong pakialam. Marikit,
sakaling paalisin ako ni Mama, magtatanan tayo. Bubukod tayo ng tirahan. Basta ang malaga, magkasama pa rin tayong dalawa. Pero natatakot pa rin ako. Huwag kang matakot. Nasa tabi mo ko. Akong bahala sa'yo. Nandito ngayon si Mama sa guest room. Halika, pumasok na tayo. Ma? Magandang umaga po, Ma'am Melissa. May ipagtatapat kami. Alam ko na ipagtatapat niyo na may relasyon kayo. Anak, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyong dalawa, tutol ako sa relasyon niyo. Ma... Ano ba ang kalukuhan ito, Dimitri? Pinag-aaral kita. Ginagawa namin ang lahat para bigyan ka ng isang magandang buhay. Tapos makikipagrelasyon ka agad. At ang masama pa, sa katulad lamang niyang babae ka makikipagrelasyon? Mahal ko po si Marikit. Nagmamahalan kaming dapat. Kalokohan! At ikaw, Marikit? Ang lakas ng loob mong akitin ang anak ko. Bakit? Para yumaman ka? Para mabili mo ang gusto mo? At ano sa palagay mo? Sino ka para mahalin ang anak ko? Ano ba ang narating mo? Mama naman! Tumigil ka dyan! Ikaw babae ha, ang kapal naman ang mukha mo. Inalagaan ko si Dimitri. Halos hindi ko siya padapuan sa labok. Tapos isang hamak lang na mutsatsang Aita ang mapapangasawa niya. Mama! Hoy! Huwag kang ambisyosa! Kahit kailan, hinding-hindi kami papayag na ikaw lang ang makakarelasyon at mapapangasawa ng anak ko. Mukha kang pera! Manggagamit! Ma! Ma'am Melissa, mahal ko po si Dimitri. Hindi ko siya minahal ng dahil lang sa pera. Opo, ma. Nagkakamali kayo ng paratang kay Marikit. Hindi siya mukhang pera. At mas lalong hindi siya manggagamit. Tapusin niyo na ang iyong relasyon! Hindi pwede, ma. Hindi ko siya ihiwalayan eh. Ngayon pang dinadala niya ang anak namin. Pananagutan ko po ang anak namin. Ano? Hindi ko matatanggap yan! Pero, Ma'am Melissa, anak po ito din ni Petri. Apo ninyo! Hindi! Hindi namin na po yan. Ito ang tandaan mo, ha, Marikit? Kung ito man ang isa sa mga plano mo para gatasan kaming mag-asawa, hindi ka magtatagumpay. Ma? Kahit kailan, hindi namin matatanggap na maging karelasyon o asawa ng anak namin ang isang hampas lupang ulik ba? Opo, maaaring hampas lupa ako, pero wala pa rin po kayong karapatan na husgahan ang buo kong pagkatao. Tungo lang yung ito lumalabang kapal! Iyon na ba? Tungo! Inakin mo niyo ba ako sa bunutan? Walang niya akong ulik baka. Dapat lamang sa iyo sa bunutan ng buko. At ito ang tatandaan mo. Hindi bagay ang anak ko sa isang katulad mo. Mawa po kayo. Patama na yan. Ikaw lang niya naman si Marikin. Isa ka. Ikaw lang. Mamili ka, Dimitri. Ang babae niyan o ako na nanay mo. Pero sana, bago ka mamili, huwag mo sanang kalimutan na pinalaki kita ng maayos! At hindi ako nagkulang sa'yo! Mahal na mahal ko po kayo, ma. At saka hindi ko po makakalimutan ang mga pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Tinatanaw ko pong utang na loob yun sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat. Pero hindi ko kayang mawala si Marikit sa akin. Mahal na mahal ko siya. Sana, hayaan niyo pong makasama ko si Marikit. Sige! Lumayas kayo! Huwag na kayo magpapakita pa sa bahay na ito. At ikaw, Dimitri, kung ang babae niya na magpapaligay sa iyo, bahala ka! Sumama ka sa kanya! Pero magkalimutan na tayo at wala ka na mahihita sa amin. Tatanggalan ka namin ng mana. Kahit kailan, huwag na huwag kang hihingi ng tulong sa amin. Sige po, kung iyon ang desisyon niyo, aalis na po kami ni Marikit. Sumasakit na naman, tip-tip po. Anong nangyayari sa iyo? Wala, wala. Halika na, Marikit. Aalis na tayo.
Dimitri, buo na ba talaga sa desisyon mong panagutan ng anak ko? Apo, Sir Banay. Mahal na mahal ko pong anak ninyo. 17 ka pa lang. Sa tingin mo, handa ka na bang bumuo ng isa pamilya? Kakayanin ko po. Kahit sa tingin ng iba bata pa ako, handa po akong harapin ang responsibilidad sa anak ninyo. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan si Marikit ng disenteng buhay. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ako tutol sa relasyon nyo ng anak ko. Basta, pangako mo lang sa akin ha. Handa mong panindigan ang mga sinabi mo sa harap ko. Makakaasa po kayo, sir. Sa tulong ng mga katribo natin at ni Dimitri, pinagtulungan namin tapusin ang magiging bahay ninyong dalawa. Maganda po, Itay. At saka malaki. Pwedeng-pwede po ito sa amin ni Dimitri. Mabuti naman ang gustuhan mo, mahal ko. Napagod kami sa paggawa ng bahay natin. Ano, Dimitri, makakaya mo bang tumira sa ganyang klaseng tirahan? Alam ko na sanay ka sa malaki at simintadong bahay. Huwag po kayo mag-alala, Tay Banoy. Sanay po akong tumira sa ganitong bahay. Ang totoo po niyan, Itay, may tree house si Dimitri. Parang ganito rin pong itsura. At saka, ang importante lang naman po sa akin, makasama ko ang anak ninyo at ang magiging anak namin. Kung ganun, ayos na. Ang susunod nating aasikasuhin ang kasal ninyong dalawa. Alinsunod sa tradisyon ng mga ita. At kapag nasa tamang edad ka na, Dimitri, tutulungan kita asikasuhin ang kasal ninyo sa huwis. Salamat po, Tatay Banay. Napaka-supportive niyo sa amin ni Marikit. Basta, tandaan mo, anak na rin ang turing ko sa iyo. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, ikinasal kami ni Marikit alinsunod sa tradisyon ng mga Aita. Oo, nanibago ko dahil iba ito sa nakasanayan kong buhay. Tumigil na rin ako sa pag-aaral at kahit sari-saring pang-iinsulto at panlalait ang natatanggap ko mula sa aking mga kamag-anakan at dating kaibigan, hindi ako nahihiyang iharap si Marikit sa kanila bilang aking asawa. Alam mo, Dimitri, masaya ako ngayon. Kasi sa wakas, magkasama na tayo. Ako rin naman, mahal ko. Masayang-masaya ako. Tumingin ka sa mga mata ko. Oo nga. Halatang halata na masaya ka. Halika, pakisinga sa mahal ko. Kumusta naman ang baby natin dyan sa tiyan po? Okay naman, mahal. May pinaglilihan akong pagkain. Oh, ano yun? Para mabili ko para sa'yo. Naglilihi ako sa bayabas eh. Bayabas? Oo. Ganun ba? Sige, bibili ako ng maraming bayabas bukas ng umaga sa bayan. Eh, pero teka, baka maubos yung pera na ipon mo. O, ano ngayon? Kung maubos, huwag kang mag-alala. Bukas naman, magkakaroon na ako ng trabaho. Talaga? Apo, magandang balita yan, ha? Ano naman ang trabaho mo? Kinausap ako ni Mang Matias kanina kung kaya ko raw magtrabaho sa construction. Sabi ko, kaya ko. Ayun, bukas, isasama niya ako ron sa foreman para makapagsimula na ako. Pero kaya mo pa? Kasi mahirap ang trabaho sa construction. Wala ka pa kasing karanasan. Don't worry. Madali naman ako matuto. At saka, kakayanin ko ang trabaho. Kahit na mabigat pa yan, basta para sa'yo sa magiging anak natin. At nangako naman si Mang Matias na tuturuan niya ako. Ganun ba? Mag-iingat ka. Mag-iingat ako, Marikit. Pangako. Kumusta ang mama mo? May balita ka sa kanila? Mukha namang mabuti si mama. Nakausap po si Yaya Dolorang. Sabi,
Maayos naman daw siya. Balita ko, pumunta siya ng Russia para magpalipas ng sama ng loob sa akin. Dimitri, patawad ha, kundi dahil sa akin, hindi mo makasamaan ng loob ang mama mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo itatakwil. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, Marikit, na huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Hindi kasalanan ang mahalin ka. Oo, inaamin ko na mahal ko si mama. Pero mahal din kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kung kasama mo kita ngayon, kagustuhan ko yun. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo hanggang kamatayan, Marikit. Hindi kita iiwan sa hirap man o sa ginawa. Magsasama tayo habang buhay. Salamat. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Ang ganda talaga ng mata mo, mahal ko. Alam mo ba na sa tuwing tinititigan ko mga mata mo, nawawala ang mga problema at pagod ko? Para pa akong nasa langit. May, ah, Dimitri! Kumikilat. Ano problema? Sumama ba pakiramdam mo? Oh, di. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, nagtagal ako sa aking trabaho bilang construction worker. Sa time, hindi ako makapaniwala na makakayanan ko yon. Pero marami ang nagbago sa itsura ko. Nawala ang dating makinis at maputi kong balat. Nangitim ako dahil babad ako sa araw. Nagkakalyo rin ang aking mga kamay. Pero ayos lang sa akin yon, Mr. Romantiko. Ang mahalaga, makakaya kong buhayin ang babaeng mahal ko. Dimitri, mahal ko, pasok ka. Kanina pa kita hinihintay. Talaga? Alika, pakis nga sa mahal ko. Tamang-tama, marami akong dalang pagkain ngayon. Meron din akong paborito mong prutas, bayabas. Naku, salamat mahal. At teka, isasara ko lang sandali itong pinto. Sige. Bumili na rin pala ako ng gas para sa gasera natin. Para hindi tayo nangangapa sa gabi. Bumili na rin ako ng baterya para sa kaisa-isang libangan natin. Ang radyo. Makakapakinig ka uli ng mga drama sa DZRH. Sana magkaroon na ng ilaw sa lugar natin. Sana nga. Malaki ang magagawa ng kuryente sa mga buhay ng mga taga rito. Ay nga pala, bakit parang ang dami mong dala? Bakit ang dami mong binili? Malaking kinita ko ngayon sa construction kasi nag-overtime ako. Ah. Ikaw, kumusta ka naman? Ang baby natin. Eto, ayos naman kami ni baby. Sumisipa si papa nga siya sa tiyan ko eh. Mukhang maliksi. Parang tatay niya. Teka, ano ba yung mga dala mong pagkain? Eto, barbecue, chop suey, at saka eto lomi. Binili ko yan sa bayan. Wow, sasarap naman. Kumusta naman ang trabaho mo? Maayos naman. Alam mo, tungtuwa sa akin yung foreman. Kasi sa 6 na buwan kong pagiging construction worker, sanay na robo ko. Kahit nakabilad kami sa araw maghapon. Heto, matibay pa rin daw ako. At ang sabi pa, pulide raw ang gawa ko. Kaya ayun, may 50 pesos yung bonus sa akin. Pero, Dimitri... O bakit malungkot ka, mahal? Nagigilty ako eh. Simula anong makapagtrabaho ka sa construction, ang laki na ng pinagbago mo. Yung dating mistiso at certified chick boy na Ateneo, nangingitim na ngayon dahil sa nasunog ang balat sa kakabilad sa araw. Yan ka na naman eh. Sinisisipo na naman sarili ba? Alam ko, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, wala kang kasalanan. Pinili ko ang buhay na ganito dahil mahalaga ka sa akin. Hindi kayang tumbasan ng kayamanan o anumang bagay ang kasiyahang nararamdaman ko sa tuwing kasama kita. Kung nahihirapan naman tayo ngayon, ginagawa ko naman ang lahat para makaaon tayo. May awa din ang Diyos sa atin.
Nakikita ko naman ang lahat ng sakripisyo mo. At nagpapasalamat ako doon, Dimitri. Marikit. Ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Dahil sa'yo nagkakaroon ako ng pag-asa. Kala ko noon, pinanganak na akong malas dahil sa hirap na dinanas ko noon. Pero nung dumating ka sa buhay ko, napagtanto ko na hindi pa pala ako pinabayaan ng Diyos. Swerte pa pala ako dahil binigay ka sa akin bilang asawa ko. Salamat, Dimitri. Salamat, salamat. Oh, ano ba yan? Nag-iiyakan na tayo. Dapat masaya tayo ngayon. Tama ka, mahal ko. Ako na magpupunas ng mga luha mo. Ganda talaga ng mata ng asawa ko. Ikaw rin naman. Ang ganda-ganda rin ng mata mo. Anay. Oh, bakit? Kumikirot ang dimdim pa, Marikit. Anong nangyayari sa'yo? Diyos ko! Marikit, di ako. Dimitri! Dimitri! Diyos ko! Ano nangyayari sa asawa ko? Dimitri! Gumising ka! Tulong! Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, isa yun sa pinakamahirap na pagsubok na dumating sa buhay namin ni Marikit. Mabuti na lamang agad akong nadala sa ospital sa tulong ni Tatay Banoy at mga katribo niyang Aida. Nag-agaw buhay ako noon, pero patuloy na lumalaban dahil alam kong masasaktan si Marikit kapag iniwan ko siya. Humingi ako ng tulong sa Panginoon na sana bigyan pa niya ako ng pagkakataong mabuhay ng mahaba. Doc, kumusta po ang asawa ko? Mrs., tatapating ko kayo, ano ho? Pero delikadong lagay ng asawa niyo ngayon. Ano pong sakit niya? May sakit sa puso ang pasyente. Malala na. Kailangan siya maagapan sa lalong madaling panahon. Ano pong kailangan ng asawa ko para maggamot ang sakit niya? Nakakailangan siya ng operasyon. Malaking halagang kakailangan niyo para maoperahan ang pasyente. At Mrs., tatapating ko kayo. Hindi kumpletong facilities ng ospital na ito para sa kakailanganing operasyon. Hindi rin sapat ang facility ng ibang mga ospital dito sa Pilipinas. Sa ospital sa ibang bansa, may facility sila na nagamutin ang mga ganitong klaseng sakit. Dapat doon ipagamot ang pasyente. Ganun po ba? Mrs., pinatatawag lang ako. Sandali. Baywan ko muna kayo. Sige po, Doc. Salamat po. Dimitri, handa ko isu ko ang lahat. Kahit natapakan pa ang buo kong pagkatao, mailigtas ka lang. Mahal na mahal kita, Dimitri. Pwede pong makausap si Mrs. Melissa Tanwatko Romanov? May appointment po ba kayo sa kanya? Wala, pero emergency po kasi sabihin mo ako si Marikit, asawa ng anak niya. Okay po, sabihin ko po sa boss ko. Upo muna kayo. Salamat po. Ay, Diyos ko, sana bigyan niya po ako ng lakas na harapin siya. Ma'am Marikit, sabi ni Ma'am Melissa, pasok na raw po kayo. Salamat.
Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito sa aking opisina? Magandang hapon po, Ma'am Melissa. Ano naman na maganda sa hapon, Ver? Either way, mahal ang pagkakabili ko dyan sa upuan na yan, kaya hindi ko hahayaan na umupo lamang ang isang hampas lupa. Ano ba'y pinunta mo rito? Pasensya na po kayo sa abala, pero meron kayong dapat na malaman. May sakit po si Dimitri. Ha? Wala kasi akong ibang malapitan, maliban sa kaligtasan ng anak ko. I will arrange his papers immediately para maoperahan siya sa ibang bansa. For now, I will arrange to transfer my son to a more modern hospital. Salamat po, Ma'am Melissa. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko ito dahil sa anak ko. At saka may kapalit ang pagtulong ko. Gusto mong malaman ko ano yun? Sige po. Kahit ano gagawin ko, maligtas lang ang asawa ko. Eh kung sabihin ko sa iyo na makipaghiwalay ka na sa anak ko, gagawin mo? Ano po? Pero... Akala ko ba gagawin mo ang lahat para kay Dimitri? Akala ko ba mahal mo siya? Kung talagang mahal mo siya, hiwalayan mo na siya. Bakit? Malas ka kasi sa buhay ng anak ko. Simula na dumating ka sa buhay ni Dimitri, nasira ng tuluyan ng buhay niya. So kung mahal mo talaga si Dimitri, mas nanaisin mong mapabuti ang buhay niya, hindi ba? Mahal ko po si Dimitri. Mahal? Mahal pala eh. Pero ano ang naging bunga? Puro kamalasan! Maraming babae ang mas karapat dapat para sa anak ko. At hindi ang isang katulad mo na ang paslupang Aita! Pag-isipan mong mabuti, Marikit. Kuhaya mo, sige. Hakayaan ko nang mamatay ang aking anak. Total naman, itinuring na namin siyang patay ng ama niya simula nang sumama siya sa iyo. O ano? Gugustuhin mo bang mamatay si Dimitri sa piling mo? O makita mo siyang buhay na may masaganang buhay? Sige po. Payag na ako. Makikipaghiwalay na ako sa anak ninyo. Dapat lang, Marikit. At huwag ka maglala. Hindi namin pag-iinteresan ang bata sa tiyan mo. Ang gusto ko lang, maibalik ang anak ko sa amin. Ma'am Melissa, kung pwede po sana, bago ako makipaghiwalay, sana payagan niyo ako makapagpaalam kay Dimitri. Yun lamang ba? Opo. Sige. Madali naman akong kausap. Pero sulitin mo na ang pagkakataon dahil hindi ko na ibibigay sa iyo si Dimitri kahit kailan. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, agad akong nailipat sa pinakamagandang ospital sa Maynila para pansamantalang gamutin habang inaayos naman ni Mama ang pagpunta namin sa Amerika para doon ako maoperahan. Kitang-kita ko sa mga mata ni Marikit ang sobrang hinagpis. Pero kahit na nanghihina, ipinangako ko sa kanya na babalik ako para magsama uli kami. Ngunit Mr. Romantiko, wala akong kaalam-alam na nakipagkasundo pala si Marikit sa mama ko. At ang kapalit noon ay ang tuluyan naming paghihiwalay. Augustine! Diyan mo na lamang ilagay sa likod ng sasakyan yung mga bagahe. Oo. Yuling! Abner! Kayo na ang malalay kay Dimitri. Papasok ng kotse. Papasok na ako sa loob. Marikit. Sumama ka na sa akin. Please. Hindi pwede, Dimitri. Amerika ang pupuntahan niyo.
Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi naman ako mawala. Sandali lang tayo maghiwalay. Dahil alam mo naman, kailangan mo maoperahan. Magtatagal ako ron sa Amerika. Namimiss kita. At saka malapit ka ng mga anak. Gusto kong masilayan ang first baby natin. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko mabuti ang anak natin habang wala ka, Dimitri. Ikaw magpagaling ka, ha? Lakasan mo ang loob mo. Paano ko lalakasan ang loob ko? Wala ka sa tabi ko. Alam mo namang ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong magkaroon tayo ng komunikasyon habang nasa Amerika ka. Alam mo ba, marunong na akong mag-Facebook. Tinuruan ako ni Yuling. Kaya pwede tayo magkamustahan. Talaga? Oo. I-add mo agad ako sa Facebook account mo, ha? Oo. Pagdating ko sa Amerika, agad kitang babalitaan. Sige. Mahal ko. Balikit. Akin na mga kamay mo. Tumingin ka sa mga mata ko. Ito ang kamay ko. Bakit? Ano ba na mangyari sa akin? Tandaan mo, ikaw lang ang mamahalin ko. Nangangako ako sa'yo. Matapos lang ang operasyon ko, papalik ako ng Pilipinas at magsasama uli tayo bilang isang pamilya. Mahal na mahal din kita, Dimitri. Manghawakan pong pangako mo sa akin. Hintayin ka namin ng anak mo. Ano ba yan? Bilisan niyo mag-usap yan! Tama na yung drama! Si Mama talaga, kahit kailan, panira ng moment. Sige na, Dimitri. Baka maiwan kayo ng flight nyo. Ano ba? Maalalate na tayo sa flight natin! Marco! Dula! Alalayin niya na pumasok si Dimitri! Sige, Malikit. Aalis na ako. Ha? Tayo na, Dimitri! Sandali lang. Yayad, alo, ma? Ano po yun? Malikit, payakap mo na. Tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Marikit. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam, Dimitri. Hindi kita makakalimutan. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, hindi niya tinupad yung pangako niyang tuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Marikit kahit sa Facebook. Wala akong naging balita sa kanya o kung kumusta na ang anak naming dalawa. Masakit, Mr. Romantiko, dahil naging tapat ako sa kanya. Samantalang siya agad na bumitaw sa aming relasyon. But you can say, baby. Nandito na tayo sa ating bagong rest house, Amerika. What do you think, anak? Kailan mo ba tayo uuwi ng Pilipinas, ma? Baka hindi ka na uuwi ng Pilipinas. Ano? Hindi, ma. Kailangan kong umuwi. Naghihintay sa akin si Marikit. At sigurado kasama na niya ang anak namin. Wala ka nang babalikan doon, anak. Ano ibig yung sabihin? Kinalimutan ka na ni Marikit. Nagpakasal na siya sa ibang lalaki, kamakailan lang. Ano? Ma, hindi ako naniniwala sa'yo. Eto. Etong ebidensya. Tingnan mo ito mga litrato yung pinadala sa akin ni Dolor. Hindi. Hindi pwede ito. No, ma. Siguro, Photoshop lang ito. Hindi kita lulukuhin, anak. Talagang nagpakasal na si Marikit sa ibang lalaki. Sa isang kapwa niya, Aita, na nagngangalang Bagwis. Nagpakasal sila mismo sa huwes. Ma! Sabi ko na sa iyo, anak.
Hindi si Marikita nararapat na babae para sa iyo. Penerahan ka lamang niya. At nang wala na siya makikita pa sa iyo, ayun, nagpakasal na siya sa ibang lalaki. Para may susuporta sa anak niya. Gusto ko siya makausap. Para ano pa? At saka hindi na siya nagpaparamdam sa iyo na mahigit anim na buwan. Ma. Ang ibig sabihin nun, ayaw na niya sa iyo. Hindi ka na niya kailangan sa buhay niya. Ma. Dimitri, anak, hayaan mo na siya maging masaya sa kanyang buhay. At ikaw, subukan mo, anak, bumang muli. Maniwala ka sa akin. Mahanap mo rin ang totoong kaligayahan mo sa piling ng tamang babae. Ginagawa mo dito sa labas ng bahay ninyo? Tulog na ba ang asawa at anak mo? Opo, tulog na po sila. Bakit malungkot ka? Hindi ka ba masaya nakasama mo ang pamilya mo? Ay, hindi ko pa rin malimutan si Dimitri. Anak, alam ko mahal mo pa rin ang lalaking yun. Pero kailangan mo na siyang kalimutan. Mahal na mahal ka ni Bagwitch. Alam kong siya nararapat na lalaki para sa iyo. Kita mo naman ang ginagawa niya sa inyo ng anak mo. Nakita ko naman po yung nagawa niya para sa amin ni Luntian. Pero itay, hindi ko pa rin maiwasan makonsensya sa ginawa ko kay Dimitri. Alam niya naman po kung gaano niya ako kabahal. Tapos ganun lang ang ginawa ko sa kanya. Pinagtaksilan ko siya. Ginawa mo lang yun para iligtas ang buhay niya. Kahit na itay, hindi mo pa rin maiwasan makonsensya. Makinig ka sa akin. Si Dimitri, parte na lamang ng nakaraan mo. May asawa ka na at mahal na mahal ka niya. Anak, pakiusap. Pakawalan mo na si Dimitri at maging masaya ka na sa iyong bagong buhay. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, sobra akong nasaktan sa katotohanan ng nalaman ko tungkol kay Marikit. Oo, masakit, pero wala na akong magagawa dahil tuluyan na niya akong give up. Hindi na ako naghabol o nagtangkang magpakita pa sa kanya kasi ayokong magulo pa ang kanyang buhay. Pero ang hindi niya alam, palagi akong nagmo-monitor sa kanila. Hirap sa buhay si Marikit at ang kanyang asawang si Bagwis. Kaya palagi akong gumagawa ng paraan para makatulong at makapag-abot ng pera sa kanila. Pero hindi nila alam yon. Tanging ang common friend naming si June ang nakakaalam. At kunwari, siya ang tumutulong kina Marikit. Samantala, nagpatuloy ang ganong setup hanggang sa hindi ko namamalayan na 13 years na pala ang lumipas. 13 years na ang lumipas, Dimitri. Nasaktan ka sa pag-ibig. Muling bumangon. Nagbalik sa pag-aaral. Nakatapos. At kinalauna nakahanap pa ng magandang trabaho. Ngayon, ikaw na ang pumalit sa mama mo sa pagpapatakbo ng inyong negosyo. Ang layo na nang narating mo. Pero eto pa rin ako. Malungkot at patuloy na iniisip si Marikit. Oh,
hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya. Pero mukhang masaya na siya sa kanyang buhay. Balita ko, bukod sa anak naming siluntian, may apat na siyang anak kay Bagwis. Oo, masaya na siya sa kanyang buhay. Mr. Romanov! Ayan na si June Dimitri. June, ano na balita? Natanggap ba ng buong sapang uwak yung mga unit ng generators na dinonate ko? Opo. Tuwang-tuwa nga po sila dahil magkakaroon na sila ng kuryente sa bahay nila. Nagtanong ba sila kung sinong donor ng mga generators? Yung pong pinuno ng tribuna si Banoy. Nagtanong po siya, pero tulad po ng napag-usapan natin, hindi ko po sinabi sa kanya na kayo po ang nag-donate. Good. Asya nga pala, June, ito, tanggapin mo, ha? Bayad ko yan sa serbisyo mo ngayong araw. Mr. Romanov, maraming salamat po. Malaking bagay po ito para sa pamilya ko. Sige po, mauna na po ako. Sige, June. Mag-iingat ka. Dimitri, sigurado ka ba? Wala ka ng balak makipagkita pa kay Marikit? Para ano pa, Yaya Dolor? Mas mabuting huwag na lang niya ako makita. Kusing, tara na. Umalis na tayo rito. Wow, Marikit, may generator na tayo sa labas. Oo, pero pinatay ko muna kasi medyo maingay. Pero buti na lang, kasama din na itong rechargeable lamp sa binigay sa amin. Kaya ayan, maliwanag ang buong bahay. Ayos ah, napansin ko, halos lahat dito sa sapang uwak na bigyan. Eh, sino daw ang nagbigay, ang donor? Si June ang nakakaalam. Oh. Ayaw raw magpakilala. Pero believe nga ako, kasi lahat ng bahay nabigyan ng generator at rechargeable lamp. Siguro, mayamang mayaman yung nag-donate niyan. Ah, pasensya na kung ginabi ko ng uwi, ah. Nag-overtime ako sa factory. Ah, ito nga pala, bumili ko ng mga pagkain natin para bukas at may sorpresa ako sa'yo. Talaga? Ano? Eto, ibinili kita ng bagong radyo. Ay, matagal ko nang gustong bumili ng radyo na bago. Kasi yun sa akin, tuluyan nang nasira. Makakapakinig ka na ng mga paborito mong drama sa DZRH. Salamat sa iyo, Bagwis. Sobra kong pinahahalagahan ang bawat pagsisikap mo para mapabuti ang pamilya natin. Mahal kita. Alam mo, Marikit, masaya ako kasi natutunan mo na rin akong mahalin. Biruin mo, halos 15 taon akong naghintay para mahalin mo lang ako. Basta, palagi mong tandaan, Bagwis, masaya ako at labis na nagpasalamat sa Diyos dahil nakilala kita. Tumawag sa akin ang papa mo kanina. He said na plano niya magbakasyon dito sa Pilipinas kasama natin. Okay naman po ba sa pamilya niya? Oo, oh, yes, iho. At saka, siya lang na pupunta rito. That's nice. Excited na akong makasama uli si papa. Tinatanong pala niya sa akin, kung kailan mo raw balak na mag-isawa. Aba, gusto na raw niya magkaroon ng apo mula sa iyo. Wala na po sa plano kong pag-aasawa, ma. Siguro, magkoconcentrate na lang po ako sa pagpapatakbo ng business natin at sa social work.
Pero anak, 30 ka na. Kailangan mo na magkaroon ng sariling pamilya. Minsan na po akong nasaktan ang dahil dyan. Ayoko na maulit yun. Baka bumalik pa yung dati kong sakit. Dimitri, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko, mahal mo pa rin si Marikit. Ma? Anak, I'm sorry. Kasi ako ang daylan, kaya ka malungkot. I'm really, really sorry. Kung pinigilan ko ang pag-iibigan niyo noon. Tsaka may aaminin ako sa iyo. Pero sana anak, huwag kang magalit sa akin. Ano po yan? Ako ang siyang dahilan kaya nagkahiwalay kayo ni Marikit. Sa totoo lang, hindi kanya gustong iwan. Handa niyang ipaglaban ang pagmamahalan yung dalawa. Pero nung nalagay sa panganib ang buhay mo, humingi siya ng tulong sa akin para iligtas ka. Oo, tumulong ako. Pero humingi ako ng kapalit kay Marikit. At yun, hayang makipaghiwalay siya sa'yo. Pa? Pumayag siya sa aking gusto. Dahil alam niyang buhay mo naman ang maisasalbo niya. Yung pagpapakasal ni Marikit kay Baglis, ako ang nag-initiate noon. Pinayaran ko si Baguis para pakasalan si Marikit. Nang sa ganon, makalimutan ka na niya ng tuluyan. I'm sorry, anak. Sana mapatawad mo ko sa kasalanan ko sa inyo ni Marikit. Pinagsisisihan ko na yun. Dahil nasasaktan ako kapag nakikita kitang malungkot palagi. Dimitri! Anak! Bumalik ka rito! Oh, Diyos ko. Ano ba itong nagawa ko sa anak ko? Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, hindi ko inaasahan ang revelasyon na yun, eh, Mama. Oo, sobra kong nasaktan. Doon ko na-realize na walang kasalanan si Marikit sa akin. Ang lahat ng pagdurusa ko ay kagagawa ni Mama. Pero hindi ko makuha ang magkalit pa sa kanya. Dahil una, nangyari na. At mukhang masaya na si Marikit sa piling ng kanyang asawa. Samantala, isang pagsubok ang nakatakdang mangyari sa mag-asawa. Bagwis, bakit? May problema ba? Mayroon. Hindi kasi makatao yung ginagawa ng management ng factory sa mga empleyadong katulad ko. Sobra-sobrang diskriminasyon ang natatanggap namin. Dahil ba sa mga katutubo kami? Eh, kung ganun, mag-resign na lang ito. Hindi. Bago mangyari yan, kailangan munang malaman nila ang mga hinaing namin. Ako ang napili nilang leader. At pangako ko sa mga kasamahan ko, nalalaban kami para sa mga karapatan namin. Kung kinakailangan makarating sa korte ang mga reklamo namin, gagawin namin. Pero Pagwis, mukhang delikado yung gagawin mo. Alalahanin mo, may pera ang kakalabanin mo para kang bumangga niyan sa pader. Oo, alam kong delikado. Pero hindi ako natatakot sa kanila. Kailangan may kumilos para matigil ang pang-aabuso nila sa amin. Ay, bakit kaya ako nag-aalala ng ganito? Ang tagal namang umuwi ni Bagwis.
Nasaan na kaya siya? Marigit! Marigit, anak! Buksan mo to, madali! Andiyan na po, itay! Bakit po? Marigit, ang asawa mo, pinambangaw daw ng mga riding in tandem sa labas ng factory kanina. Patay na siya! Ano? Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Mr. Romano. Dead on the spot po si Bagwis. Nang tambangan siya ng riding in tandem sa tapat po ng factory na pinagtatrabahuan niya. Inala ko, may kinalaman ho ito sa hidwaan ng may-ari at ng mga katutubong manggagawa po doon sa factory. Oh, Diyos ko. Sige, salamat sa balita. Tatawagan na lang uli kita bukas. Dimitri, bakit, ha? Masamang balita. Yaya Dolor, patay na si Bagwis. Ha? Alam ko, masakit sa kanyang pagkawala ng asawa niya. Kailangan niya ng makakaramay. Anong klaseng tulong ang gusto mong ipaabot sa kanya? Magpapakita ko kay Marikit. Personal akong makikiramay sa nangyari sa asawa niya. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, natatanaw ko pa lang sa malayo si Marikit na umiiyak sa harap ng labi ng kanyang asawa. Ay ramdam na ramdam ko ang sakit na pinagdaraanan niya. Gusto ko siyang lapitan, pero nagdadalawang isip ako kung iyon ba ang tamang panahon para magpakita ko sa kanya, hanggang sa kinailangan kong magdesisyon. But you can say, baby. Bagwis, bakit kinailangan mong umalis kung kailan natutunan na kitang mahalin? Bakit kailangan mangyari ito sa iyo? Bakit? Marikit. Ay. Malalampasan nyo din itong pagsubok na to. Ipanalangin natin na sana magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng asawa mo. Hindi ko po alam kung magkaroon pa ng hustisya ang mga katulad nating katutubo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Naniniwala pa rin ako makakamit natin ang katarungan sa tulong ng Diyos. Ito na siguro yung karma sa mga kasalanan ang ginawa ko kay Dimitri noon. Wala kang kasalanan sa akin, Marikit. Dimitri! Oh, Diyos ko! Nagbalik ka! Alam ko ng totoo. Lalo na yung kasunduan nyo ng mamanoon. Wala na sa akin yun. At hindi ako galit sa'yo. Dimitri! Tanggapin mo ang taus-puso kong pakikiramay sa pagkawala ng asawa mo. At huwag kang mag-alala. Tutulungan din kitang makamit niya ang hustisya. Handa akong gumastos kung sakali mang umabot sa korte ang kaso. Ipagpapatuloy natin ang laban ng asawa mo. Magkape ka muna, Dimitri. Salamat, Marikit. Samahan mo ako rito. Sige. Siya nga pala. Anong masabi mo ngayong nakita mo na ang anak mong si Luntian? Masaya. Kasi kamukha ko yung anak ko. Sayang, hindi ko siya makakausap ngayon. Kasi tulog na siya. At saka, hindi niya siguro alam ang tungkol sa akin. Ay, nagkakamali ka.
Bata pa lang siya. Sinabi ko na sa kanya na ikaw ang kanyang ama. Madalas kong ipakita sa kanya yung mga pictures mo na nasa akin. Talaga? Oo. Ang totoo niyan, matagal ka na niyang gustong makita. Lalo na ngayon, 13 anyos na siya. Kumusta ka na pala? Matagal din akong walang balita sa'yo. Ayun, after ng operation ko sa puso, nagpatuloy ako sa pag-aaral sa Amerika. Sa awa ng Diyos, nakatapos din. Then, tumira ako ng ilang taon sa Russia kasama si na Papa at yung second family niya. Actually, noong isang taon lang ako bumalik ng Pilipinas para i-manage ang business ni Mama. Successful ka na pala. Buti ka pa. Hindi kita nakakalimutan, Marikit. Kahit na nakarating sa akin na nagpakasal ka sa ibang lalaki, patuloy ako nakikibalita sa iyo sa pamamagitan ni June. Aha. Ibig sabihin, sa'yo galing yung mga tulong na inaabot sa amin ni June? Oo. Kasama na yung mga generators at rechargeable lamps sa buong sapang uwak. Kaya pala, nagtaka kami ni Itay kung sino yung taong may mabuting puso na concern sa tribo namin. Ikaw pala yun. Pati yung perang inaabot ni June para makapag-aral ang lima mong anak. Sa akin din galing yan. Dimitri. Gusto ko lang na makita ko kayong maganda ang buhay. Kahit wala na ako sa'yo. Ang dami mo palang nagawa para sa amin. Ang buong akala ko. Tinalikuran mo na ako. Hindi ko magagawang talikuran ka, Marikit. Dahil may iniwan akong pangako sa Iroan. At hindi ko yun babalikin. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, payapang nailibing si Bagwis sa kanyang huling antungan. Pagkatapos noon, sinamahan ko si Marikit at ang kanyang mga anak para makamove on sa nangyari. Tumulong din ako para makamit ni Bagwis ang hustisya. Hindi nagtagal, nahuli din ang pumatay sa kanya at naipasara ang factory na nang-aabuso ng mga manggagawang katutubo. Samantara, nagkalapit kami ni Luntian. Ipinaliwanag namin ni Marikit kung bakit ako nawala ng maraming taon. Naunawaan naman yun ang anak ko. Pero Mr. Romantiko, sa kabila ng lahat, hindi kami nagkabalikan ni Marikit sapagkat kailangan kong bumalik ng Russia. Dimitri, nabalitaan ko mula kay Ate Dolor na nasa malubhang kalagayan ngayon yung papa mo sa Russia. Oo. Kailangan kong bumalik ng Russia sa lalong madaling panahon. Sasama nga si Mama sa akin. Bago ka umalis. Bakit? Dimitri, patawarin mo ako kung hindi kita naipaglaban noon. Ang totoo niyan, matagal ko na itong gustong sabihin, pero walang lumabas sa bibig ko kasi natakot ako. Hindi mo ba na-realize noon na kahit hindi mo ako hiwalayan, ipagagamot pa rin ako ni Mama sa Amerika? Anak niya ako. Hindi niya ako matitiis. Napagtanto ko rin yun, pero huli na ang lahat. Nagpadala ako sa emosyon ko, sa kagustuhan kong mailigtas ang buhay mo. Pero bakit hindi ka nagparamdam sa akin, kahit man lamang sa social media? Alam mo ba araw-gabi kong hinihintay na baka mag-message ka sa akin sa Facebook?
o mag-email sa akin. Pero wala. Kung hindi dahil kina June at Yaya Dolor, wala akong magiging balita sa'yo. Tumupad kasi ako noon sa kasunduan namin ni Ma'am Melissa. Pero lubos akong nagsisisi. Pinagsisihan ko lahat yun. Kung nagkaroon lang ako ng tapang noon, siguro hindi tayo nagkahiwalay. Marikit. Dimitri, hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita. Sana matawarin mo ko. Baby, can I hold you? Ahana, matagal na kitang napatawad. At kahit kailan, hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa'yo. Mahal na mahal din kita. Dimitri, babalik ako, Marikit. Hintayin mo ko. Magsisimula uli tayong dalawa. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, natuloy ang pagbalik ko sa Russia para samahan ang aking ama na noon ay malubha ang sakit. Hindi nagtagal, tuluyan din siyang namaalam sa amin. Hinayaan ko muna ang sarili ko na magdalamhati noon ng ilang buwan. Ganun pa man, nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Marikit sa pamamagitan ng Facebook at Messenger. And after 6 months, umuwi rin ako ng Pilipinas para balikan si Marikit. Nasaan na kaya si Dimitri? Sana lumabas na siya sa arrival area. Huwag kang mag-alala. Lumapag na yung eroplano kung sinasakyan niya, kaya lalabas na yun anumang oras. Tay! Ayun na siya! Nakita ko na si Dimitri palapit sa atin! Dimitri! Marikit! Tatay Banoy! Salamat! Sinundo niyo ako rito sa airport. Ang layo rin ng binyay mo. Saan mo gusto umuwi? Tumuloy muna tayo sa bahay namin. Pagkatapos, bukas, diretso na tayo sa Sapang Uwak. Payag ba naman ang mama mo na tumuloy kami doon? Oo, payag si mama. Actually, payag na rin si mama na ikaw ang maging manugang niya. Ha? Talaga? Oo, tanggap ka na niya, Marikit. At humihingi siya ng tawad sa'yo kung naging mapanghusgan man daw siya. Matagal ko nang pinatawad ang mama mo. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara, uwi na tayo. Uwi na tayo. Sobrang namiss ko itong bahay natin. At saka yung buhay tribo. Ang tanong, makaya mo pa rin ba na mamuhay ng simple kaya? Oo naman. Kayang-kaya ko pa rin. Basta kasama kita. Marikit, tatanggapin mo ba ako bilang legal mong asawa? Marriage proposal ba yan? Oo. So, ano sagot mo? Will you marry me? Handa mo ba akong makasama habang buhay? Alam mo na ang sagot. Siyempre. Oo. Magpakasal ako sa'yo. Handa ako maging asawa mo ulit. Pero, ibig sabihin ba niyan, dito pa rin tayo titira? Ikaw, ano ba gusto mo? Gusto ko, dito pa rin sa kinalakihan kong lugar, sa Sapang Uwak. Kuryente, okay lang. Basta kasama kita at may radyo
para sabay tayong makinig ng mga drama. Kung iyan ang gusto mo, sasama ako sa'yo. Dito na rin ako titira. Pero paano yung negosyo ng mama mo? Sino mag-manage nun? Don't worry. Yung pinsan kong si Roger nang bahala doon. Stockholder na lang ako ron. At saka, handa kong talikuran ang barangyang buhay. Basta para sa'yo at sa mga anak natin. Salamat. Salamat, Dimitri. Kasi tinanggap mo yung mga anak ko kay Bagwis. Mahal na mahal ko kayo. Baby, can I hold you tonight? Oo naman. Ngayong gabi, bukas, o kahit habang buhay pa. Mahal kita, Dimitri. Oh, yes. Mr. Romantiko. Sa ngayon, Mr. Romantiko, nakatira ako dito sa lugar na kinalakihan ng asawa kong si Marikit. Nagtatrabaho din ako bilang magsasaka. Oh, tinalikuran ko ang buhay marangya. Simple ang buhay namin pero masaya kami. At dahil sa may pera pa rin naman ako sa bangko, kaya secured na ang kinabukasan ng mga anak ko, lalo na si Luntian. Madalas kaming nakikinig ng radyo, lalo na yung programa, at ito ang bonding namin ng pamilya ko. Mr. Romantiko, naway nagustuhan ninyo ang kwento namin ni Marikit at mapiling i-ere sa susunod na mga araw. Lubos na gumagalang Dimitri ng Sampales. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dulap na ginampanan ng mga sumusunod: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon ni Chiquit Amor. Mga gilaw naming tagisubaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampo sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko.